Nais mo bang pasimulan ang araw mo ng tama? Halina't makinig sa magandang balita. Mga piling talata at katuruan hango sa magandang balita Biblia na isinalaysay at isinadula upang maging gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito ay tinipon ayon sa Catholic Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan araw-araw upang makatulong sa iyong pagninilay-nilay ng salita ng Diyos. Halina't sama-sama nating alamin ang magandang balita. Narito ang magandang balita ngayong araw ng Lunes, 22 ng Pebrero. First reading. 1 Peter 5:1-4. Pangangalaga at pagiging handa. Sa mga namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring pinuno ng iglesia na tulad ninyo, saksi ako sa mga paghihirap ni Kristo at makakabahagi ako sa karangalang malapit nang ipahayag. Nakikiusap ako sa inyo. Alagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Alagaan ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa pera, kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod. Hindi bilang Panginoon ng inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa nila kayo. At pagparito ng pinakapunong pastol, ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. Psalm Response, Psalm 23, 1-6. Si Yahweh ang ating pastol. Si Yahweh ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ikay aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos. Sa aking saro, pagpapalay, lubos-lubos. Kabutihat, pag-ibig mo, sa aking di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakilanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Gospel, Matthew 16:13-19. Ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Ano ang sinasabi ng madla kung sino ang anak ng tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan si Juan na tagapagbautismo kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsabi pang si Jeremias kayo. O isa sa mga propeta." "Kayo naman, ano ang masasabi ninyo? Sino ako?" Tanong ni Jesus sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Mesiyas na anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simong anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal din sa langit, at ang pahintulutan mo sa lupa ay pahintulutan din sa langit."
Inyong napakinggan ang salita ng Diyos hango sa Magandang Balita Biblia. Hatid sa inyo ng Philippine Bible Society at ng Catholic Media Network. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay ng Biblia. Ako po si Herbert Osho Jr. Magandang araw at pagpalain tayo ng Panginoon.